deduplikasyon at deduplikasyon sa listahan ng mga benepisaryo na isinumuti ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay upang... Ngayong hapon, gaya ng nabanggit po, kasama din natin si Assistant Bureau Director Maricel Deloria upang tulungan tayong sagutin ang ilan sa mga katanungan hinggil sa digital payout. Sisimulan po natin ang pagsagot sa ilang mga katanungan tungkol sa pamamahagi ng ikalawang tranche ng SAP. Noong nakarang Martes, nabanggit po kung paano makukuha ng ating mga beneficiary ang kanilang ayuda mula sa StarPay, PayMaya at GCash. Ngayong hapon, malalaman natin paano naman po makukuha ang mga, ng mga beneficiaryo ang kanilang ayuda mula sa Robinsons Bank, RCBC at Union Bank. Director Maricel, maaari mo bang sagutin ang katanungan na ito? Service fee. Samantala, para sa mga beneficiaryo ng second tranche sa RCBC sa Regions 1, 3, 4, 8, 5 at 7 at mga waitlisted ng Region 6, 10 at Caraga, maaari nilang makuha ang kanilang ayuda sa pamamagitan ng mga RCBC payout partners. Para naman sa pumili sa Union Bank, na mula sa NCR, Regions 1, 3, 4, 8, 6 at 7, maaari po silang mag-withdraw sa mga mobile automated teller machines, rural bank partners at financial cooperatives ng Union Bank. Wagan sa ating mga beneficiaryo kung sakaling sila ay may katanungan. Salamat po, Director Maricel, sa update po na iyan. Dahil marami po sa ating mga kababayan ang may mga katanungan hinggil sa pagtanggap ng kanilang ayuda. Pangatlong katanungan, ano po ang masasabi niyo, Secretary, na mabagal daw po ang distribution ng SAP? Ano po ba ang ginagawa ng ahensya upang mapabilis ang pamamahagi ng ayuda? Inaamin po namin na nagkaroon ng mga challenges sa implementasyon ng second tranche ng SAP. Bago simula ng pamamahagi ng ayuda, nagsagawa tayo ng masusing validasyon at deduplikasyon sa listahan ng mga benepisaryo na isinumuti ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay upang masiguro na karapat-dapat ang mabibigyan ng ayuda at walang duplikasyon sa pagbibigay nito. Ang ating clean list ang naging basehan natin sa pagbabahagi ng second tranche. At dahil DSWD ang mangunguna sa pagbibigay ng ayuda para sa second tranche, gumamit tayo ng innovations tulad ng paggamit ng isang mobile at website application, ang Relief Agad, upang mas madaling makuha ang detalye ng mga benepisaryo.
at pag-engage sa mga financial service providers upang mapabilis ang pamamahagi ng SAP at upang maiwasan na rin ang physical contact. Ngunit, hindi rin naging mabilis ang pag-adapt ng DSWD sa mga bagong ino. Ngayonpaman, patuloy na ginagawa ng ahensya ang lahat ng paraan at pinagsisikapan na matapos ang pamamahagi ng ayuda sa katupusan ng buwan. Maraming salamat po, Secretary, at naibigay niyo po ang kasagutan sa tanong na iyan. Susunod po na tanong, ano mo ba ang natutunan ng DSWD sa pagpapatupad ng SAP? Ngayon lang naman natin, no? Lalang ang departamento naranasan ang ganitong uri ng pandemya. Kung kaya may mga natutunan tayo sa pagtupad ng ating mandato sa panahon ng matinding krisis na ito. Isa na rito ang importansya ng maayos na koordinasyon sa ating mga kapwa-ahensya ng gobyerno na susi sa pagbibigay ng agarang aksyon at tulong sa mga benepisaryo ng programa. Nakita rin natin ang importansya ng pagkakaroon ng accessible at available na datos ng ating mga kababayan na makakatulong sa pagpapatupad ng iba't ibang social protection programs. Dito mas napaigting ang ating pangailangan para sa isang national ID system at tutulong sa pagbuo ng isang database ng mga Pilipino. Ang pambansang ID ay makakatulong sa wastong pagkakakilanlan sa ating mga benepisaryo. Magtatatag ito ng sistema ng targeting at tutulong sa pagtukoy sa mga vulnerable grupo na kinakailangang makatiran ng nararapat na tulong. Maraming salamat po, Secretary, sa pagsagot sa katanungan po na iyan. Bago po tayo magtapos, kami po ay hinihingi ng panghuling mensahe mula kay Secretary Bautista. Maraming salamat. Maraming aral ang dulot ng pandemyang COVID-19 kasabay ng mga aral na ating natututunan sa pamahagi ng tulong pinansyal sa mga pinaka-apektadong pamilya. Hindi naging madali ang mga tinahak natin. Maraming pagsubok ang ating hinarap. Sa katunayan, marami sa ating mga kamali ang nagsasakripisyo at patuloy na hinaharap ang banta ng COVID-19 upang ayuda ay mahatid sa ating mga kababayan. Nais kong ipabot na sa kabila ng lahat ng problema at pagsubok, hindi natitinag ang DSWD.